pilihon nating maging topic ang vaccination o pagbabakuna sa mga pasyenteng may diabetes dahil alam naman natin yung panahon ngayon, tag-ulan po. Ang daming talagang nagkakatrangkaso, ang daming nagkaka-pneumonia. Hindi lang ho sa mga diabetic nating pasyente, pero pati na rin ho sa mga hindi diabetic, mga bata, mga elderly patient po, kakaroon ho sila ng trangkaso. Kasi nga, di ba, tag-ulan po, rainy season po ngayon. Pero ho, sa mga diabetic ho kasi, mas mataas po kasi ang risk or chance ho na magkaroon ng seryosong problema ang mga diabeticong pasyente na walang bakuna kesa sa mga na wala pong diabetes. So, mas mataas yung risk nila na magkaroon ng serious problems. Halimbawa ho, ang simpleng trangkaso ho sa mga diabetiko ay nagiging komplikado ho. Na-ICU sila, nagkaka-pneumonia sila, at nagkakaroon ng infection sa dugo. Sa simpleng trangkaso lang ho yan. Kaya, very important ho ang pagbabakuna sa isang diabetiko. Kasi kahit ho kasi ang diabetes ay well-managed or magandang-maganda ho ang blood sugar ng isang pasyente, pero tandaan ho natin na ang mga diabetiko, mas mahina po ang resistensya or mas mahina po ang immune system kesa po sa mga non-diabetic. Bakit ho ba importante ang pagbabakuna sa mga diabetiko or kahit sa mga elderly patient natin or kahit sa atin po? Very important ho ang vaccine kasi sa mga diabetic ho, katulad ho ng mga nagkakatrangkaso, ang blood sugar level ho nila talagang nagwawala or tumataas ho talaga. Pwede naman ho iwasan yan sa pagbabakuna ho ng mga flu vaccine na ginagawa ho every year. At napatunayan naman din ho sa mga pag-aaral. Sa mga pag-aaral ho, sinasabi ho na ang mga diabetic ko po ay mas mataas din yung rates ng pagkakaroon ng hepatitis B kesa sa ibang kaysa sa mga non-diabetic patient. At ang mga diabetic patient din, mas mataas din ho yung risk nila for death, pneumonia, or yung infection sa dugo o tinatawag na bacteremia at meningitis. So, pwede mo i-prevent yan sa pamamagitan ng pagbabakuna ng mga pneumococcal vaccine or mga anti-pneumonia. And at the same time ho, bakit natin kayo importante ang mabakunahan ng mga diabetiko? Kasi ang immunization po, yan po yung nagpo-provide ng best protection against vaccine preventable diseases. And hindi lang po yan. Yan po ang isa sa mga safest ways para maprotektahan yung kalusugan natin. At alam naman natin na ang mga side effect po ng mga bakunang ito are very mild. Tatanungin nyo ho, ano ba ang mga bakunang kailangan ng isang diabetic? Ano ba yung Opo, ibig sabihin lang, baka inakala po ng ating mga kapitbahay, tayo ay nakasentro lamang sa COVID-19 vaccine. Eh hindi po, pinag-uusapan po dito yung iba't ibang uri ng bakuna na dapat meron ng isang diabetiko. Opo. Tama po ba ito? Opo, ma'am. And at the same time po, alam niyo ba noong time ng COVID po, mas mataas po yung mga pasyenteng nakakaligtas ho sa COVID infection or sa COVID pneumonia sa mga nabakunahan ng mga pneumococcal vaccine o yung sa mga diabetic na may mga pneumococcal vaccine or flu vaccine, mas nakaka-survive po sila kesa sa mga walang bakuna po. So, ano ba yung mga bakunang kailangan ng isang diabetiko? Unang-una ho, yung influenza vaccine o yung bakuna kontra trangkaso. Ang bakunang ito po, napag-aralan ho nila na itong flu vaccination po na to is associated with reduced hospitalization po among people with diabetes. Kasi ang isang diabetiko kapag nakapitan ho sila ng flu or trangkaso, lalo na ho kung wala ho silang bakuna, na-hospital po sila. Pero kapag ikaw ay nakabakuna, nagiging maaring kapitan ka ng trangkaso pero mild lang, parang konting sipon lang, konting sakit ng katawan lang, pero hindi yung talagang na to the point na na-hospital ka.
So, ang pagbabakuna ng flu ay associated sa reduced hospitalization po at saka complication po ng trangkaso katulad ho ng pneumonia. Ano pa ho ang bakuna ang kailangan mo? So, number one ho, flu vaccine. Number two ho, yung pneumococcal vaccine. Ano ho yung pneumococcal vaccine? Ito po yung bakuna kontra ho sa pulmonya or laban sa pneumonia, no? So, maaring marami hong klase kasi ng pneumonia vaccine, no? Pero maaring bakit sinasabi nila, "Doc, nagbakuna naman ho ako ng anti-pneumonia, bakit nagkaroon ako ng pneumonia?" Kasi itong mga bakuna din naman ho ito, hindi naman ho 100% ng mikrobyo nakocover po nila. Pero one thing for sure po, na kapag kayo'y may bakuna po ng pneumonia or ng flu, mas less po yung severity po ng illness ninyo. Another one po, yung tinatawag na tetanus, diphtheria, at whooping cough vaccine, yung tinatawag namin na Tdap vaccine. Pinaprotectionan naman ito kontra sa tetanus. Kasi di ba sa mga diabetic, pag nagkasugat sila, hindi gumagaling, ganyan. So, kailangan ho nila ng bakuna against tetanus, against diphtheria at yung whooping cough. Yung pong ubo ng grabe na ubo na talagang parang hindi napuputol yung pag-ubo. So, kailangan din ho yan ng mga pasyenteng diabetiko. At actually, hindi lang ho sa diabetic eh. Actually, sa lahat po, no? Lalo na yung mga may comorbidities at yung mga elderly patient po natin. Yung mga immunocompromised, yung mga may ibang sakit po. Ano pa hong bakuna ang kailangan ninyo? Hepatitis B vaccine. Bakuna kontra hepatitis, no? Protection ito laban sa hepatitis. Bakit ba kung nagkaroon ka ng hepatitis? Ang hepatitis B virus kasi, yan yung nag-aatake sa atay natin na nagsasanhi ng cirrhosis or liver cancer. So, kailangan din ho natin ng Hep B vaccine. Lalo na sa mga diabetic na gumagamit ng mga needles, yung mga magtutusok-tusok, ganyan. So, kailangan ho natin ng Hep B vaccine. And another one po is yung zoster vaccine o yung po yung protection laban ho sa shingles. Actually, ang dami ko hong pasyente, karaniwan ho yan mga diabetic po na nagkakaroon ng shingles po. Ang shingles po, parang chicken pox po, na parang second bout po yan ng chicken pox na sobrang masakit, napakasakit po.